Lipat naman tayo sa rehabilitasyon ng natupok na Manila Central Post Office. Alamin pa kung kaya pang isalba ang gusali matapos itong masunog na higit isang araw. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Umuusok pa ang mga imbak ng abo sa loob ng Manila Central Post Office habang binobomba ka ng tubig kaninang umaga. Ganito na ang itsura ng makasaysayang gusali nang mapasok na ng mga bumbero. Umabot ng higit 30 oras ang sunog na tuluyan lang naapula kaninang alas 6:30 ng umaga. Ang gusaling nakaligtas sa World War II, parang nakaranas ulit ng gera. Nangingitim at uka-uka ang mga pader, nabaklas ang mga bakal na bintana, at puro abo kahit saan lumingon. Pero sa kabila ng masamang estado ngayon ng Manila Central Post Office, hindi naman daw ito basta-basta susukuan. Ayon kay PhilPost Postmaster General at CEO Luis Carlos, kukuha pa ng structural engineer. Aalamin ito kung gaano katindi ang pinsala sa gusali, kung pwede pa itong maisalba, at kung magkano ang pagpapaayos. A structural engineer is needed to do that. And then from there, kung ano po yung itsura ng building na yan, how it is, we will come up with that. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, pwedeng maibalik ang National Historical Landmark sa dati nitong itsura. Ano ba yung mga materyales na natitira pa? Pwede pa ba itong maisalba or kailangan na nating palitan? Pero sa paraan ng pagpapalit ng materyales na nasira, kailangan yun yung the same material or the same properties para mapanumbalik natin yung anyo at itsura ng gusali before ito magkaroon ng sunog. Pero aminado ang NHCP na magiging magastos ito. Usually, medyo pareho lang siya sa cost ng bagong gusali pero minsan nagiging mahal dahil nga nagkakaroon tayo ng research pa dun sa mga lumang materyales and kailangan natin maghanap pa ng mga bagay na yon. Tinatayang umabot sa 300 million pesos ang halaga ng pinsala ng sunog sa Manila Central Post Office Building. Ayon sa GSIS, 604 million pesos ang insurance ng nasunog na PhilPost building at mga gamit na nasunog dito. Kung kukulangin pa yan, handa raw magpahiram ng pera ang GSIS. Nangako na rin ang ilang mga senador na hahanap sila ng pondo para muling maipatayo ang nasunog na istruktura. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.